Ano pa ba ang iniingatan mo, Samantha? Sirang-sira na ang pamilyang pinagmulan mo. Wala kang ama. Yung ina mo naman, hayun, sikat na sikat sa club. Kung ibigay mo na ang katawan mo, walang gulo. Mag-e-enjoy ka naman eh. Sige na, Samantha. Sobrang nakakabagot na dito sa bahay. Ibigay mo ng sarili mo para naman malibang din kami. At para may pakinabang ka naman. Wala ka na kasing pakinabang eh. Sayang din ang gastos namin sa'yo. At yung mga pagkain na binibigay namin. Kung wala man lang kapalit. Diba, mga pamangkin, tama ako. Ang sabi ni Tito Lester sa mga pinsan kong kasama niyang nagiinuman. Opo, Tito. Tama lahat yung mga sinabi mo. Huwag ka na kasing magpakipot pinsan. At gaya ng sinabi ni Tito, mag-e-enjoy ka naman eh. Mag-iinarate ka pa. Pinsan, ano ba? Huwag mo nang hintayin na. Hilain ka namin. At punitin namin ang suot mong damit. At pagkatapos niyan, gagawin na namin ang gusto namin sa katawan mo. At kapag nagsawa na kami, papalayasin ka na namin. Pero, kung kusa mong ibigay sa amin yan, aalagaan ka namin. Kaming lahat ang mag-aalaga sa iyo. Ayaw mo ba nun magiging prinsesa ka namin? Ang sabi ng isa sa mga pinsan ko. At sa mga sinasabi nila, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan sa sinabi nilang papalayasin nila ako. Kahit labag sa kalooban ko, binigay ko ang gusto nila. Wala na kasi akong ibang mapupuntahan. Pagtotohanin nila ang mga sinabi nila. Nung araw na yun, kinuha nila ang pagkababae ko. Si Tito at yung tatlong mga pinsan ko. Sila, yung mga umangkin sa akin. At mula nung naumpisahan nila, lagi na nila itong ginagawa. Tumagal ang ilang taon na ganun ang ginagawa nila sa akin. Hanggang sa dumating yung kaarawan ko. 22 years old na ako noon. Dito na ako nagpasyang umalis sa bahay ng tiyuhin ko. Umalis nga ako sa bahay na yun na isang bahay ng mga demonyo. Galit na galit ako sa tiyuhin at mga pinsan ko. Kaya lang, wala naman akong magagawa. Nandidiri at naawa ko sa aking sarili. Dahil ganun ang nangyari sa buhay ko. Pero, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ko pang ayusin ang sarili ko. At habang nakatambay ako sa kanto, may limang babaeng lumapit sa akin at tinatanong nila kung bago lang ako sa lugar niyon. Ang sagot ko naman, opo, bago lang po ako at hindi kong alam kung saan ako pupunta. Ganun ba? Sige, sumama ka na lang sa amin. At mula ngayong oras na to, tropa na tayo. Ang sabi ng isang babaeng nagpakilalang siya daw, si Annie. Sumama nga ako sa kanila at dito na ako natuto sa mga iba't ibang mga bisyo. Hanggang sa napagkasunduan namin na magtatrabaho kami sa club dahil kailangan din namin ng pera. Madali lang kami nakapasok noon sa club dahil may mga itsura din kami. At syempre, maganda din naman ang aming pangatawan.
Nung nagtrabaho kami sa club, dito namin napatunayan na maliit ang sahod pag waitress lang ang trabaho mo. Marami kasi sa mga kasamahan namin sa trabaho na hindi lang waitress ang trabaho nila. Ang sabi kasi ng may-ari, mas malaki ang kikitain kung papayag kaming sumama sa mga customer para magbigay serbisyo sa loob mismo ng hotel. At dahil iniisip kong hindi na rin ako berhen, pumayag na ako sa kagustuhan kong malaki ang kikitain ko. Yung unang naging customer ko, itago na lang natin siya sa pangalang Jeff. Si Jeff ay may asawa, pero nasa ibang bansa ang asawa niya. At ang sabi niya, gusto daw niyang kumuha ng paupahang kwarto para dun na ako tumira. Noong una, hindi ako pumayag sa sinasabi niya. Dahil ayaw ko naman na makasira ako ng pamilya. Kasi nga, may asawa na yun. Sadyang nananabik lang siya dahil nasa ibang bansa ang asawa niya. Once a week siyang pumupunta sa club noon. At kapag pumupunta siya, lagi kaming nag-overnight sa hotel. Nung pauwi na sana kami, muli na naman niyang tinanong kung papayag na ako sa sinasabi niya. Dahil anytime daw pag mamiss niya ako, pupunta na lang siya sa boarding house ko. Sa pangalawang pagkakataon na tinanong niya ang tungkol doon, pumayag na rin ako. Dahil iniisip ko din kasi yung kagandahan pag siya na yung magbayad sa tutuluyan kong kwarto. Masaya si Jeff dahil pumayag na ako sa gusto niya. Nung lumabas na kami sa hotel na yun, agad na kaming naghanap ng boarding house. Pagkalipas ng isang oras na paghahanap namin, nakahanap na din kami. Malayo yung boarding house ko sa bahay nila Jeff. Kaya, panatag ang loob ko. Nung araw din yun, kinuha ko na ang mga gamit ko sa bahay ng isa sa mga tropa ko. At sa pamamalagi ko sa boarding house na yun, dito ko nakita at naramdaman ang pag-aasikaso ni Jeff. At dahil sa ginagawa niya, unti-unti na akong nahulog sa kanya. Sa lahat ng mga customer ko sa club, si Jeff lang ang kakaiba sa lahat. Dahil mabait siya at responsable. Kahit alam niya yung mga ginagawa ko, nirespeto at ramdam kong mahal na rin niya ako. Kahit hindi naman niya sinasabi sa akin yan. Alam kong walang panutunguhan ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil ang trabaho ko lang naman magpaligaya sa mga lalaking pinagkaitan ng atensyon at pagmamahal. Kaya lang, habang binabaliwala ako ang nararamdaman ko para kay Jeff, lalo akong nahihirapan. Hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. Mahal ko na siya. Kahit alam kong pagmamay-ari na siya ng iba. Ang sabi ko sa aking sarili noon, mamahalin ko lang siya. Hindi ko aagawin sa asawa niya. Pero, pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para maging akin na ang lalaking mahal ko. Dahil, nung pumunta si Jeff sa boarding, dala na niya ang mga gamit niya. Nagtataka ako kung bakit niya dinala ang mga yun. Ang sagot naman niya, nakipaghiwalay na raw siya sa kanyang asawa. Dahil, nakauwi na pala ng Pinas. At dun sa kabit niya dumiretso.
Ipokrita na akong ipokrita. Kaya lang, natuwa ako sa sinabi niyang yun. Niyakap ko siya, sabay sabing, "Jeff, mahal kita. Salamat at pagmamay-ari na kita ngayon," ang sabi ko. Samanta, ngayon na, nandito na ako. Tayo na, yung mag-asawa ha. At ang gusto ko, tumigil ka na sa ganyan na trabaho, ang sabi ni Jeff. At dahil mahal ko siya, sinunod ko ang gusto niya. Nagsama nga kami ni Jeff bilang isang mag-asawa. Masaya kami at masasabi kong maswerte akong babae. Dahil kahit ganun ang nangyari sa buhay ko, meron pa rin isang lalaking tumanggap sa akin. Kaya lang, hindi naman pala habang buhay natatanggapin niya ako. Pagkalipas kasi ng ilang buwan, dito ko na nakita ang unti-unting pagbabago ni Jeff. Lagi na siyang umiinom at laging may mga kasama pag umuwi na siya. Hanggang dumating yung isang gabing hindi ko makakalimutan. Niyaya niya akong makipag-inuman sa kanila. Bale, tatlo yung kasama niya noon. Nagtataka ako kung bakit niya ako tinawag. Dahil, sa totoo lang, yun ang unang pagkakataon na tawagin niya akong makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Noong una, hindi ako pumayag dahil naiilang ako. Pero, hinawakan niya ang dalawang braso ko. Sabay sabing, "Samantha, huwag na huwag mo akong ipapahiya. Dahil tapos na ang usapan namin." "Anong usapan? Ang sinasabi mo, Jeff?" ang tanong ko. "Huwag mo nang tanungin. Basta, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Teka, bago ka pumunta sa aming lamesa, pwede ba? Maligo ka muna. At ang gusto ko, magsuot ka ng sexing damit. Magandang katawan mo. Ipakita mo yan. Huwag mong itago. Sige na, maligo ka na." Ang galit na sabi nito. Nung time na yon, para akong robot na naging sunod-sunuran sa kanya. Naligo ako at gaya ng sinabi niya, nagsuot ako ng sexing damit. At habang papalapit ako sa kanilang pinagiinuman, takam na takam ang mga lalaking kasamahan niya. Tumawa siya noon at ang sabi niya, "Good girl, I love it." "Iba ka talaga, Samantha. Ibang iba ka. Halika, lumapit ka dito at umupo ka sa kanilang tabi. Diyan ka sa gitna. Sige na, lapit na, hot girl," ang sabi ni Jeff. Lumapit nga ako sa mga kasama niya. At gaya ng sinabi ni Jeff, umupo ako sa gitna. At habang nakaupo ako, malikot na ang mga kamay nila. Tumayo ako at nagalit ako sa kanila. At ang sabi ko, "Anong ginagawa niyo? Bakit niyo kailangan gawin sa akin to? Jeff, ano to?" ang tanong ko sa kanila. "Huwag ka nang magtanong at huwag ka na ring feeling inosente dyan. O heto, ang paunang bayad," ang sabi ng isa sa mga kasama ni Jeff na umiinom. "Jeff, anong ibig sabihin nito?" ang tanong ko ulit sa kanya. "Samantha, gaya nang sinabi ng kaibigan ko, huwag ka nang feeling inosente. Ganito din ang naging trabaho mo, diba? Yung magbigay ng aliw sa mga kalalakihan. Malungkot kasi sila. Kaya, pasayahin mo kami, Samantha. Isayin mo na rin ako. Sige,
Paligayahin mo kaming apat. Oh, heto. Tagay mo muna. Para naman mag-enjoy ka din. Ang sabi ni Jeff. Nung time na yun, wala na akong magagawa. Kinuha ko ang baso at agad kong ininom. Sinabayan ko na ang gusto nila. Sa mga sandaling yun, apat ang gumamit sa akin. At sobrang tuwang-tuwa si Jeff. Habang salitan ang mga lalaki na umiindayog sa akin. Sobrang saya nila. Habang nilalaspag ang katawan ko. Sa kabila ng pagiging masaya nila. Galit at hinanakit ang nararamdaman ko para sa kanila. Lalong-lalo na kay Jeff. I hate him so much. Yung nag-uumapaw na pagmamahal ko noon para sa kanya. Napalitan na yon ng galit. Hindi ko siya mapatawad sa kanyang ginawa. At pagkatapos nilang pagsawahan ang katawan ko, may sobrang iniabot sa akin. Yun daw ang bayad nila sa serbisyong ginawa ko sa kanila. Kinuha ko ang sobrang yun at inayos ko ang sarili ko. Nang hihina ang katawan ko that time. Pero, kailangang gawin ko na ang nararapat. Hindi na kasi ako papayag na muling maulit ang ginawa ni Jeff. Nung naayos ko na ang sarili ko, kinuha ko na ang mga gamit ko. At hinintay ko munang makatulog ang apat bago ako umalis sa boarding house namin ni Jeff. At nung nakatulog na yung mga apat na yun, lumabas na ako sa boarding house. At habang naglalakad ako, nag-flashback ang nakaraan. Yung nakaraan sa kamay ng mga taong tinuring kong mga kamag-anak. Pero, ang hindi ko alam, sila din pala ang sisira sa aking pagkatao. Pero, kahit ganon ang nangyari sa buhay ko, pinilit ko pa rin maging matatag. Hindi pa tapos ang pagsubok sa buhay ko. Dahil sa sobrang pag-iisip, hindi ko namamalayan na nakarating na ako sa terminal. Yung terminal na yun ay papuntang Luzon. Sumakay ako sa bus hanggang sa nakarating ako dito sa Isabela. Dito sa lugar na kung saan man ako ngayon, walang nakakilala sa akin. Hindi nila alam ang tunay kong pagkatao at yung perang binigay bilang kabayaran sa binigay kong serbisyo sa mga lalaking uhaw sa laman. Yun ang ginamit ko para muling magsimula ng panibagong buhay. Sa ngayon, maayos na ang negosyong inumpisan ko. At kahit papano, maayos na ang takbo ng buhay ko ngayon. Sa katunayan, may mga lalaking naniligaw. Kaya lang, hindi ko na iniisip ang makipag-asawa pa. Tama na yung karanasan ko sa kamay ni Jeff. Ang taong inaakala kong siya na ang makakasama ko sa aking pagtanda. Maling akala lang palang lahat. Dahil ganun naman ang ginawa niya sa akin. Pero okay lang, tanggap ko na. Siguro may plano ang Diyos. Kaya nangyari ang mga ganun sa buhay ko. Ang importante ngayon, masaya na ako at tahimik na ang buhay ko. Kahit mag-isa lang ako. Dito ko na po, winawakasan. Ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Samantha.